Nais ko pong pasalamatan sa pangunguna po ni Secretary Norberto Gonzales at Senator Ping. At nandito po ang aming ding mga partner, ang ating kagalang-galang na Senate President Tito Soto and my partner Doc Willie. And about a few minutes ago, we spoke with Senator Manny Pacquiao on the way na siya from Mindanao. I think we can ask him later. But for now, I was tasked to state our common message as we have agreed together being a candidate in our respective position na aming tinatahak. And let me read the joint statement. Higit pa man sa resulta ng isang halalan, mas pinaiiral natin dapat ang kalayaan ng ating taong bayan na pumili ng kanilang mga magiging leader. Nais naming makadaupang palad ang ating mga kababayan, alinsunod sa kagastuhan nilang mas lalo pa kaming makilala bilang mga kandidato. Sa halip na kami ay malayo sa kanila at sa pamamagitan ng prosesong pang-elektoral, pagkaroon ng pagkakaisa tungo sa isang pagnanais kung ano ang kakahinatnan ng ating bansa. Kasama kami sa kagustuhan ng ating mga kababayan na magkaroon ng isang diwa ng pagsasama-sama na mananaig sa umiiral na bangayan at personal na ambisyon upang yakapin ang pagkakaisa para sa kabubuti ng lahat na hindi lamang mga kataga o bukang bibig pampolitika. Kami ngayon ay nangangako. Una, maninilbihan sa pamahalaan na kung sino man ang mapipili sa amin ng ating taong bayan na magiging susunod na Pangulo. At kami, pangalawa, ay magsasanib puwersa upang labanan ang anumang pagtatangka na baluktutin ang totoong pagpapasya ng taong bayan sa pamamagitan ng mga paggalaw na hindi kanais-nais o di kaya maglilimita sa malayang pagpili ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, hinding-hindi kami magbibitiw sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilian ng sambayanan Pilipino. Nilagdaan, Senator Ping Lacson, Senador Emmanuel Pacquiao, Secretary Norberto Gonzales, at ang inyo pong lingkod na witnesses naman sina Senate President Vicente Soto III and Dr. Willie Ong. Maraming salamat po. Yung sa first... And I'll give the floor to Secretary Norberto Gonzales and so on and so forth. Senator Ping and Tito Sen and Doc Willie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinikap ko pong makausap si Senator Manny Pacquiao. Siya pong una kong nakausap dahil para bang meron kaming iisang aming naging karanasan na medyo kami po ay pinapaatras sa aming pagiging kandidato sa pagka-presidente. Meron po kaming dalawang shared na karanasan. At pagkatapos po noon ay
nakita kami ni Senator Ping Lacson. At para pong pareho din ng amin niya naranasan tungkol sa ginagawa ng isa nating katunggali na kami ipaatrasin sa pangampanya. Nabanggit po sa akin ni Senator Ping Lacson na nakausap na pala sila ni Mayor. At ganoon din ang kanyang sentimiento. Kaya po kami ay nagkasundo. Simple lang po naman ang aming pinakaisahan na nasa aming statement. Wala pong aatras sa amin. Kasi tingin namin po ay isang napakalaking pagkukulang sa ating mga mamamayan kung hindi natin igagalang yung kanilang karapatan na mamili kung sino talaga ang nararapat na mamuno sa atin. Kinausap ko din po si Secretary Abella at hindi ko nga po maipaliwanag dahil kagabi, late, mga alas 10 ng gabi, sabi niya hindi siya makakarating. Pero siya po ay pumayag sana nakasama namin ngayong umaga. Kaya po, apat na lang kami na nandito ngayon. Si Manny Pacquiao po ang pagkakadinig namin ay nasa eroplano na papunta dito. This all came about when Secretary Gonzales visited me sa Manila Hotel. Ito yung after ng aming media forum ni Senate President Soto sa Roma, yung samahang Plaridel, no, kay Julie Abdasa. So I met with him. Sinabi niya sa akin na nagkausap sila ni former spokesman Abella at saka ni Senator Manny Pacquiao at senior nilang tatlo ang kanilang common experience na meron kumakausap sa kanila, pinag-withdraw, bibigyan ng pera at pinagkakampanya pa at meron pang budget. So sabi ko, teka muna, kasi yan din ang napapag-usapan namin ni Mayor Isko. As a matter of fact, as early as the second debate, ano, presidential debate sa COMELEC, si Mayor Isko was already proposing, suggesting na magkaroon kami ng joint, hindi man presscon, joint ambush interview. Sabi ko, baka pwedeng kausapin muna natin yung, in so many words, ano, baka pwedeng kausapin din natin yung mga ibang kasama natin mga tumatakbo, baka meron din silang sariling experience. And true enough, yun nga, last week, nakita kami ni Secretary Bert at senior sa akin. So, yun, in so many words, parang ano ba ito? Sinusubvert na ba natin yung will ng mga electorate, ng mga tao, maski wala pang halalan? No? Yung it's bad enough na mayroong mga lumalabas na balita na baka yung mismong election, on election day, baka mayroong mga sinister attempts ano, na parang isubvert yung will of the people. Now, going by the surveys na lumalabas, I think si Secretary Gonzales can share some insights, ano, sarili niya rin knowledge, sariling information, as well as Mayor Isko. So, yun po ang background kung bakit kami naririto ngayon, na actually, originally, 5, kasi as related to me by Secretary Gonzales, kausap niya nga yung dalawa, so tatlo sila. Ako naman, immediately, I informed Mayor Isko na nag-uusap kami ni Secretary Gonzales and okay siya na sige, magkita-kita tayo, iset na lang natin, pag-usapan yung venue at saka yung time and date. So kaya nandito tayo ngayon. So anyway, for other details, will be, of course, nangako kami na wala muna makakaalam, kami-kami lang muna, but sabi ko, I owe it to my partner, ano, kay Senate President, kasi kami, very transparent kaming dalawa. Sabi ko, I have to inform Senate President Soto about this. So I informed him. Second thought, sabi ko, mapo-fortify pa yung ating position, ating stand, common stand, na walang atras sa atin if we will be joined by our vice presidential candidates. So kaya that explains why Doc Willie Ong and Senate President Soto are here with us this morning. So si Senator Manny, I understand from his staff na nandito naka-advance sa party na gagawa na lang siya ng isang videotape na statement before he took off. Kanina, I hope that materialized para talagang marinig din natin ang statement ni Senator Manny. No? Kasi pare-pareho experience namin.
Kaming dalawa ni Mayor Isko, actually, bukod pa doon sa kinakausap, gusto pa kaming hubaran. No? They're trying to strip us of our supporters, yung mga support groups. Nangyari sa akin, yung Reforma, na-hijack. And si Mayor Isko, yung kanyang ikaw na no, sa Cebu, ganun din. So, marami talaga attempts. And parang nililimit na lang yung choice or choices sa dalawa. No, nakakahon na lang, and that's the reason why we have to do this. That among 111 or so Filipinos, million Filipinos, hindi lang dalawa yung pagpipilian. Actually, mayroon pang ibang tumatakbo. Tinanong ko nga rin si Secretary Gonzales kung na-inform din si Mr. Ciliodi de Guzman and si Attorney Dr. Montemayor as well as Faisal Mangundadatu. Parang anyway, siya nalang mag-explain mamaya sa pagka may question and answer na tayo. Thank you very much and good morning. Happy Easter. Just to confirm, I personally talked to Senator Manny Pacquiao while we were together with Senator Lacson, Mayor Isko Moreno, and Secretary Gonzales, and Doc Willio. He is one with the group, definitely. Ano, nakikiisa sa layunin na itong usapan, at he just had to fly to Jensen for an emergency last night. So he was taking off while kausap namin siya on the phone at habol siya rito, as mentioned by Senator Lacson, na kung hindi man yung video niya ay magkakaroon tayo ng kopya. So, on my part, ako po ay nakikiisa sa layunin ng mga sinasabi ng ating mga presidential candidates. I fully support the stand that they are making on this. Thank you very much. Magandang umaga po. Bali, tama po, sinusuportahan ko yung stand. I think pwede ko naman i-simplify. I think ang stand ng mga presidential balls ay mga respectable politicians sila, public servants, talagang tuloy-tuloy ang laban. Kumbaga sa basketball, lahat ng kuponan, talagang gagawin ng lahat para manalo. Kasi kung babasahin nyo ang social media, ang news, laging binabalita, baka umatras to, baka umatras yan. Yan ang mga brainwashing eh. Oh, masasabi ko lang personal experience ko. Laging sasabihin, magwi-withdraw yan si Doug, gaganyan, hindi serious. Wala pong katotohanan. Talagang todo 100% laban tayo. Nag-usap kami ni Tito Sen, walang mga usap-usap na ng mga ganoon. Talagang todo laban siya, todo laban ako. Para maganda, makita ng taong bayan kung sino talaga. Pagdating sa survey, I think meron tayong mga konting issue doon na tingin natin eh, baka flawed yung survey. Pero syempre, ano lang naman yan. Mga ideas lang natin dyan. Ayaw rin natin yung mga mind conditioning. Wala naman ako sinasabi na meron. Pero syempre, dapat tingnan din natin. Tingnan din natin yung katotohanan sa ground at yung nakikita natin sa numero. Baka lang kasi na di-disinformation tayo at baka malito yung tao. Baka nandito pala yung magiging presidente ng Pilipinas. Salamat po. Thank you. Sa akin naman, sa ating mga kababayan, sa dami ng problema ninyo, I think most of you here, if not all, sa 15, magbabayad kayo ng kuryente. Sa 30, magbabayad kayo ng upa. Maggo-grocery kayo. Mahal ng bilihin. Bibili kayo ng gasolina. Mahal ng gasolina. Hindi nyo malaman sa dami ng problema ninyo. Problema ng mga kababayan natin. Hindi lang sa kwartong ito. Milyong Pilipino is having hard time. Ang mga problema, mabigat ang buhay. Kaya ang paniwala ko po, hindi tayo makagagalaw ng mabilis sa pagtugon sa suliranin ng mga kababayan natin na araw-araw na nangyayari.
sa bawat buhay ng pamilyang ordinaryong Pilipino. Ang bangayan at tuwing presidential election tungkol lagi sa dalawang pamilya lamang. We are offering, I for one, is offering you, if you want peace of mind, once and for all, let's stop yung away ng pula at dilaw. This is not about us. You can see us, Senator Ping, Secretary Norberto, me, and the Vice Presidential candidate here. This is not about us being a candidate. This is about you. Buhay ninyo. 6 na taon ng buhay natin. Huwag natin hayaan na maging teleserye ang kinabukasan ng ating mga anak at ng buhay natin sa 6 na taon. The way it is being done, nawala na talaga yung ang tawag dito, konting delikadesa. O hindi ko naman sinasabing maging disente. Pero lahat na yata ng mga madidilim na bahagi na pamamaraan ay ginagawa na lang at ipinakikita na lang sa ating mga kababayan. And I hope ngayong araw na ito, kaharap nyo kami, we are offering you, I for one. Marami nang nasabing programa. Lahat maganda ang layunin. Pero hindi matitigil ang higantihan. Hindi matitigil ang bawian. Walang kapanatagan kapag puro paghihiganti lamang ang iiral sa dalawang nag-aaway na kulay tuwing halalan. So, we today are united. Senator Ping, Secretary Norberto, and I, and our presidential, vice presidential candidate. We are offering ourselves to you. And I offer myself to you. Kung gusto nyo ng kapanatagan, on top of your problem, our problem as a country and as a citizen, at problema ng ating pamilya araw-araw, at the very least, I can give you peace of mind, kapanatagan, time to move on. Let's focus on sa problema ng sikmura ng taong bayan, ang kasiguruhan ng taong bayan. Once and for all, tao naman. Again, let me remind each and every one of you, this is not about us being a candidate. Hindi ito tungkol sa amin bilang kandidato. Ang halalang ito'y tungkol sa buhay mo, sa buhay mo, sa buhay mo, at buhay ng mga anak natin na ating kakaharapin sa 6 na taon. So, ako po ay nakikisa sa ginawa po ni Secretary Norberto Gonzales at Senator Ping at ang ating mga kasama. So muli po, maraming salamat sa panahon ninyo. And I'll give back to Secretary Norberto Gonzales. And again, we'll start entertaining questions. Alam niyo po, ako po ay nasanay na hindi maging kandidato. Lagi lang po akong tumutulong sa mga namumuno ng ating pamahalaan. Halos isang dekada po pong ginampanan ng ganyang katungkulan. At isa po sa katungkulan ko ay kung paano natin mapoproteksyonan ang gobyerno na nasa poder. Yun po ang aking talagang naging kasalanan. Bahagi po ng aking trabaho na unawain ang pulso ng bayan at kung ano ang dapat na nakikita ng sambayanan para hindi sila malito kung saan nila ibibigay ang kanilang suporta. Ngayon po ay kaya ako po kinausap ng gusto si Senator Ping saka si
Senator Manny Pacquiao at natutuwa po ako at nakasama naman po namin si Mayor Isko. Maganda po ito nangyari na to kasi dalawa po ang importante na leksyon na dapat nating pinagtutuunan ng pansin dito sa nangyayaring halalan sa kasalukuyan. Una po, dahil po marami kami mga kandidato, ang nangyayari po ay medyo pinipili na ngayon pa lang, no yung dalawang parang champion na maglalaban. Sino po ang dumadating na po tayo sa puntos na gano'n na para bang ang eleksyon ay laban na lang ng dalawang kandidato. Eh, buti po naman at nandito sila, Senador at saka si Mayor. Kasi ako po ang laging kulelat sa survey. Kaya hindi po ako nasasaktan masyado pag ini-tsapwera ako. Pero ito po ang dapat sana nating maunawaan. Tinitingnan ko po bilang former National Security Advisor. Kung ano na po ang itsura ng paglalaban ng tinasabi nating mga champions. Kung ang titingnan po natin, ang layo ng survey, kung ano ang bilang na nakukuha ng ating number one at saka ng number two. Napakalayo po ng diferensya, di ba? Nakikita natin yung latest mga 30% to 40%. Ba, napakalayo po niyan. Eh, ano pong klaseng laban niyan? Eh, di ngayon pa lang, tapos na ang boxing. Pero ito pong tandaan natin. Hindi po ako masyadong marunong maglaro ng basketball. Pero dito po sa atin, alam ko ang ugali. Kahit na last 2 minutes pa, nagpapalit pa ng players para masigurado lang na ipanalo yung kanyang team. Ang tingin ko po sa nangyayari ngayon, wag sana po sanang magagalit sa akin ang tatamaan nito. Pero kung ganyan po ang layo ng survey ng dalawang naglalaban, hindi pa naman po tapos ang laban. Nagsisimula pa nga lang ang kumpanya ng ating mga locals. Eh baka naman po ang may diferensya. Eh kung talaga po natin gustong talunin yung number one, eh baka dapat po palitan natin yung player natin sa number two. Dahil napakalayo po kasi ng diferensya. Ang isa pong ibig sabihin niyan, ayaw ng taong bayan natin na itong number two ang lumaban sa ating number one sa laban. Eh, palagay ko mas mabuti na medyo, kung akong masusunod dito, kung tatanungin niyo ako, siguro po dapat isang tabi natin yung number two. At tingnan natin yung 3, 4, 5, 6, baka nahan doon, ang pwedeng lumaban sa number one na hinahanap ng taong bayan natin. Napaka-importante po ito. Nabigyan natin ito ng pagkakataon. Kasi po, ang dapat na talagang nasusunod sa eleksyon, ang desisyon ng taong bayan natin. Eh, hindi pa nga ho nagsisimula ang round eh. Ini-itsapwera na po natin. Eh, kitang-kita na po naman natin ang signal ng ating taong bayan. Para pong ayaw nila yung number two ngayon na siyang lumaban sa number one. Kayo na po ang mag-husga niyan. Tingnan niyo po ang mga numero ng ating survey kahit sinasabing natin may diferensya ng konti yung mga survey natin. Pero kung titingnan nyo ang indicator, parang ayaw ng taong bayan yung number two na ngayon na siyang lumaban sa number one. Kaya po, pinapakiusap ko sa inyo, pwede siguro, ito, mag-uusap ulit kami, baka ho hindi yun ang dapat na lumaban sa number one, yung number two ngayon. Hanap tayo ng bagong number two. Yun po ang tinitingnan ko sa karanasan ko, ganyan po yan. Kaya ito, sinasabi ko sa inyo, yan po unang leksyon na dapat natin maunawaan. Palagay ko, kailangan natin ng bagong number two para i-challenge yung number one. Una. Pangalawa, ito po ang importante. Napapansin ko po yung nagdidebate kami sa iba't ibang forum. Pag nakikita po natin yung feedback ng social media ng mga kababayan natin, tuwang-tuwa po sila pag nakikita, uy, yung mga naglalaban-laban parang magkakaibigan, nagnginitian, nagtatawanan, nagkukonsulta. Gusto po ng taong bayan natin na yung mga leader na humaharap sila sa kanila ay magtulungan para sa kanilang kabutihan. Kung anong mangyayaring maganda sa kanila, lalong maganda kung magtutulungan yung mga leader na humaharap.
Ito po ang ginagawa namin ngayong umaga. Napagkasunduan po namin kung sino man ang manalo sa amin, kami maglilingkod sa pamahalaan niya. Kaya ako, tinatanong po ako, Mr. Secretary, saan po kayo, kayo po ba'y payag na maging cabinet member? Doon sa susunod, kung sakalit hindi kayo manalo. Dahil talaga, nakakalungkot naman po. Eh, laging tinatanong ako eh, kung ako'y magkakabinete doon sa mananalo. Dahil ang assumption, italo na po ako eh. Ay, tinatanggap ko po yan. Tinatanggap ko yan. Pero yung sinasabi ng mga kababayan natin, na higit silang matutuwa kung makikita na kami nagtutulungan. Yan na po ang pinagkasundoan namin, pinipirmahan na po namin ngayon. Kunyari po, si Mayor Isko maging mayor, kami, papasok sa kabinete niya kung tatanggapin niya. Eh, si Mayor Isko, hindi pa ako kino-opera nito eh. Pero si Senator Lacson, alam ko magiging cabinet member ako ng pag naging presidente si Senator Ping. Eh, magbubulungan na lang po kami mamaya ni Mayor Isko. Pero yan po ang aming napakahalagang kasunduan ngayong umaga. Napagkasunduan po namin na kami magtutulungan para ayusin ang bayan. Manalo, matalo, handiyan kami. Ito ay para sa inyo yan. Pangalawa po, ako po ay umaasa ng gusto kay Senator Ping sa haba-haba po ng paglilingkod naming dalawa. Pagka national security ang pinag-uusapan, saludo po ako kay Senator Ping. Alam niya po yan. Kaya, noong kami po ay nag-uusap, dahil, si Senator Ping, tingin ko talaga namang parang hindi kinakabahan eh. Laging matibay. Yun po ay magandang sandigan ng bayan natin. Nangangamba po kami na kaya ginagawa itong paggawa ng dalawang champion na naglalaban. Ay baka po dayain ang eleksyon natin. Yung pandaraya po ay siniset up na kasi yan po talaga ang ginagawa ng mga nakarang eleksyon eh. Para yung inihahanda na po ang sambayan na natin para hindi questionin kung ano maging resulta kahit may daya. Eh palagay ko po naman panahon na para wag na nating pahintulutan yan. Kaya tuwan-tuwa po ako nung magkasundo kami sa pangalawang elemento ng aming kasunduan ngayon. Lalabanan po namin na magkakasama. Pagsasama-samahin po namin ang aming puwersa. Kung sakalit isubert. Ano ba yung subert sa Tagalog? Para talagang paliwalain yung desisyon ng mga kababayan natin. Sama-sama kami. At inaanyayahan namin kayong lahat. Kapag na... Eh ako naman, pag sinabi ng Senator Ping, alam ko totoo yan eh. Sa karanasan namin sa gobyerno, pag si Senator Ping ang nagsabi ng isang national security concern, makakatiyak kayo dyan, pinag-aralan yan. Kaya ako, sasali kami. Kami mga social democrats ng Pilipinas, pag nakita po namin na talagang medyo niloloko na ang eleksyon natin, bahala na po dalawa ito. Itong mga katabi ko, basta kami sasali. Hindi natin papayagan nasirain ang ating demokrasya. Hindi po natin papayagan yan. Sana maunawaan tayo na hindi talaga tayo papayag sa bagay na yan. Ngayon po, yan lang po siguro ang masasabi ko. Unang-una, huwag po nating paniwalaan na yung number one at number two na ang naglalaban ngayon. Nandito po si Mayor Isko. Si Senator Ping, lumilipad na po si Senator Pacquiao. No, mamili po kayo kung sinong ilalaban natin sa sinasabing champion na number one. Hindi pa po tapos ang boxing o kaya basketball. Change player kung kinakailangan. Eh kasi ayaw ng taong bayan doon sa lumalabang number two eh. Kaya dapat tingnan natin kung may bagong number two na papalit. Tingnan po natin yan. Pangalawa, makakaasa po kayo. Itong mga pumipirma po sa kasunduan, sino po ang manalo? Hindi po mawawalan ang taong bayan. Kasi sasama po kami sa paglilingkod. Ito ay pinapangako ko na po. Ayoko sana, gusto ko sana maging oposisyon eh. Pero kapag sila ang nanalo, hindi po ako oposisyon. Sasama po ako sa kabinete nila. Kung ako'y tatanggapin. Pangalawa po, yun talaga, yung pagsasama-sama namin para labanan
kung may gustong sirain ang demokrasya dito sa atin. Maraming pong salamat. Thank you. Yung ground rules lang natin sa PressCon, ano, limit your question to one question and one follow-up question to give others the chance. We have two microphones. Just approach the microphone. Good morning po, Eden Santos from Net25. Kayo na po ay sinasabi ninyo na merong kumausap sa inyo para umatras. Sino po ito? Pwede po bang pangalanan para makilala kung sino? At iisang tao lamang po ba yung tinuktukoy natin? Magkano po yung pinag-uusapan kapalit ng inyong pag-atras? O ilang bilyong piso po ba ito? Thank you po. May case, alam nyo na, di ba? Nasabi ko na eh. So, turn naman ni Secretary Gonzales at saka ni Maris ko, and mamaya pagdating ni Senator Manny Pacquiao. Ako, alam nyo na kung sino kumausap sa akin. Kasi nung challenge ako, nung dinner ako to names, I did. So, alam na ng lahat yan kung sino. Ako naman po, alam nyo na rin po siguro kasi po, publicly, kinausap po ako ni, nagsalita po sa public si former Commissioner Guanzon, di ba? Sinabi niya, my friend Bert, magpakabayani ka. Umatras ka na at tulungan mo yung kandidato. That's one. I have two others na nakausap sa akin. But please respect their privacy kasi mga kaibigan ko sila talagang matalik. And medyo mataas ang kanilang posisyon sa lipunan. Pero ang sinasabi po nila sa akin ay magpakabayani ako, tulungan na lamang yung kanilang kandidato. Alam niyo naman po siguro kung sino na yun. Yung pong reimbursement, medyo tumahimik po ako doon kasi lugi ako eh. Kasi ang liit-liit po nang nagagastos ko ngayon kung reimburse ako, hindi na bali. Salamat po. Well, sa alam ito ng mga group chat ng Dilawan at Pinklawan that they keep continue to send a message that on May 1, I will withdraw and I'll be appointed as Secretary of DILG. How far is the truth? I don't know. But how persistent they are, if I may borrow Senator Ping Lacson's word, hinuhubaran kami. Hindi kami mabili, ang binibili, tao namin. May bumili sa mga tao ni Senator P, may bumili sa mga tao namin. At it seems, isang kulay lang ang lahat ng ito. Again, gusto ko yung analogy ni Secretary Norberto Gonzales na baka lang, ayaw, hindi dahil sa gusto nila yung number one. O baka lang, sabihin na natin, with due respect to former Senator Ferdinand Marcos Jr. Para lang fair sa kanya. Na baka hindi naman dahil sa gusto nila si Senator, former Senator Ferdinand Marcos Jr. Because kaya nila lang gusto dahil they hate so much yung Dilawan. And in recent past, I have never seen one party zero ang resulta sa halalan sa Senado. Kung maalala nyo na Ocho Inidoro. And that is what happened. So baka tama si, mas matanda naman sa akin to, mas maraming karanasan sa akin to sa pag-analyze. Baka nga, sa sobrang galit lang sa Dilaw or Yellow Pink, kaya sila napupunta kay former Senator Ferdinand Marcos Jr. Baka. Pero I'm pretty sure may gusto rin kay Senator Ferdinand Marcos Jr. But I don't believe that 60% of the Filipino is loyalist. Let's be honest to ourselves. I don't believe 60% of our fellow Filipino is loyalist. Baka lang they hate so much the person that they opted to go to ngayon kung tama yung analogy ni Secretary
Norberto Gonzales, and if you believe, then Senator Ping, me, Senator Pacquiao, Secretary Norberto Gonzales, Mr. Mangundato and Dr. Montemayor is available. Pwede po kami sub. Pasab. Pwede lang. Baka. Hindi pa naman huli ang panahon. May panahon pa. So, isa. Isa yung gumagalaw sa amin lahat. Last question po kay Senator Ping and Secretary Gonzales, since kayo po ay mga expert pagdating sa national security. Dito po ba sa May 2022 elections, meron po ba tayong mga natanggap, nakuhang mga intelligence information about planong guluhin itong ating halalan? Actually, meron. But we're still validating all these intelligence reports. Ano? Kasi hindi naman pwedeng agad-agad i-share sa public kung hindi validated. We're very careful along this line. We're still working on it, ano, to validate. But there are numerous reports actually pointing to this subversion or subverting the will of the people. Kaya binanggit namin nga kanina, if they attempt even to subvert the will of the people, hindi ito yung post-election, ano, ito yung election day. Then we are here committed, we have committed to each other, no, to stand up as one and fight kung ano man yung in a democratic way, of course, ano, hindi naman kami naghahamon na revolusyon, pero gagawin namin yung magagawa namin following the rule of law, of course, ano, para ipigilan kung hindi man talagang labanan. Hi, I'm Melissa Hekalea from TVB Pearl out of Hong Kong. It's great that you guys are working together, and I wonder if, in the same spirit, you would actually be willing to work together for the greater good of the Filipino people, join forces under one candidate, not only have your own supporters support you, but Filipino voters would see that, hey, these guys are willing to work together. Maybe they're worth switching over and voting for. Is this something that you would consider doing? That is out of the question. That's why we are here. Because we're offering ourselves, we're offering options, no, choices to the Filipino electorate. And to unite under one candidate will be falling into the trap of that particular candidate. Kasi yun talaga yung, they've been working on it, ano, for the longest time. Since the start, yan ang effort nila. Ako, for one, even before we launched our candidacies, no, kami dalawa ni Senate President, we had at least two meetings already, no, two meetings for that matter. Doon nakita ko yung kung anong intention eh. The intention was not to unite the so-called opposition, but to unite under one candidate. Unfortunately, yung candidate na yun yung kumakausap sa amin, si Vice President Lenny Robredo. Face to face, dalawang beses kami nag-usap. Very clear, very obvious, nang intention is to unite under her. And that's not unification as far as I'm concerned. And that's the reason why we are here. We talk among ourselves to offer ourselves and let the Filipino people decide who they want to be their next leader or leaders. Ano? Yun ang essence ng ating press conference today or pagharap sa inyo. And to follow your line, ano, yung premise ng sinasabi mo, Melissa. By the way, good to see you again, Melissa. Good to see you too. She was with GMA 7 when I was still Chief of Task Force sa Bagat. So, anyway, yun po. That's out of the question, to put it very frankly. But go ahead. I would like to reinforce the statement of Senator Ping. Yes, I was pulled also in my face by the Vice President. She said so many times, 1,000 times, with all exaggeration, that she will never run for president. She said it to me, maybe to Senator Ping, but to the general public, you ask GMA 7. They have so many document interviews that she will never run. So we made to believe, to unite, but we were fooled. Literally, in our face. So that kind of person
cannot be trusted. Kumbaga, para sa amin, ewan ko kay Senator Quinn, kung ganun palang may masama ng intention from the beginning, eh, hindi talaga pwedeng pagkatiwalaan. That's why, even the people, I mean, look at what is happening. With all the shenanigans, no? Pictures, drones, showing of creating an impression, they're doing what? Far from what they're expecting. Because the people doesn't believe them. Kasi I think kabisado sila ng tao. Kaya yung sinasabi ni Secretary Norberto Gonzalez, baka yun ay panggising nga naman sa atin. Then again, no way with that. Kami, tapatan. Yan, basta best, may the best man win. At least maraming option ang taong bayan na hindi kami aatras. But at least, we are united in a common goal. Democracy. 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 I actually didn't mean to unite under Lenny. I meant you candidates unite under one, and then you would, if that one candidate wins, you would all be working together in the next administration. That was actually what I meant. The same principle applies, no? Okay. Yeah, it's out of the question. Okay, great, thanks. And if they're calling for supreme sacrifice, di ba? The yellow-pink are calling for supreme sacrifice. Katulad yung ano sinasabi ni Secretary Norberto Gonzalez when somebody talked to him. O di, ang pinaka-supreme sacrifice, if you are not a good player to win, then you pay the supreme sacrifice, you withdraw. The same challenge that they're giving us to Senator Ping, to Secretary Norberto Gonzalez, to Senator Pacquiao, now we're calling. Be a hero. Withdraw. Lenny. Yeah, just to add more sense or credence to Mayor Isko and Secretary Gonzalez's statements kanina, no? I cannot believe for the life of me that there are more than 50% loyalists in this country. No? Marcos loyalists, for that matter. And para lang sabihin natin na this press conference is not all about Lenny Robredo. This is also about Bongbong Marcos. I have yet to be convinced, no? I cannot yet figure out na more than 50% of Filipinos are Marcos loyalists. I don't know. I don't know about you, but that's me. No, that's my opinion. Kasi nandiyan pa rin yung sakit ng Marcelon, di ba? And we often hear from our people, na especially yung hindi pa nako-compensate, di ba? And sinabi ko lang ito because nag-occur lang sa akin. Ako yung sponsor ng budget ng CHR, including yung compensation for the human rights victims. Hindi pa naman lahat nakakompensate eh. So, yun lang. Naisip ko lang because I heard from them na ano ba, at least 50%, more than 50% of Filipinos are still Marcos loyalist. I don't believe so. Baka nga tama yung sinasabi nila na yung negative attitude towards the Vice President, doon napupunta because yung psyche ng Pilipino lagi sa llamado, di ba? Na just because dalawa lang yung para tinag na pag-uusapan, na echa pwero yung ibang choices, yung ibang options. And that is also one of the main reasons why we are here, no? To remind our people that there are other candidates running, equally qualified, equally competent, if not more competent, if not more qualified. Thank you. Thank you. Next. Hello, good morning. I'm Teen from Today Online. My question would be like, who do you see are those behind these moves, and how do we see how do you see this play out in the election? I mean, how should this affect the election? Do you see this? Yeah. Well, thank obvious you. Na kanina sinabi namin, ang kumausap sa amin yung camp ni VP Lenny Robredo, no? May follow-up pa nga. Former Mayor Jun Simon, in my face, no, sinabi sa akin, kung pwede kang mag-withdraw, and paatrasin namin si Kiko Pangilinan. Kaya sabi ko sa kanya, anong klaseng offer yan? Yeah. Katandem niya, ilalaglag niyo para lang manalo yung principal? Yeah. And what then, look,
niransak nila yung Partido de Reforma, hindi naman lang nakuha lahat. Ang nakuha lang nila yung presidente na aming party. Because I've been talking to our local candidates in Bohol, in Batangas, in Laguna, and somewhere else, ano? Kasi we have 360 local candidates. And most of them joined the party because they wanted to join me, not because they wanted to join the party. So, well, sabi ko, I felt more relieved than disappointed noong nawala ako doon sa partido. Yeah, I was asking, are you seeing... Klaro naman eh, kung saan nanggagaling yung mga offers, yung moves, no? Right. Are we seeing a bigger hand here? Are we seeing a bigger hand here? I mean, you know, those... Sorry? Are we seeing a bigger hand behind these moves? Like, you know... Bigger hand? What do you mean bigger hand? I mean, like, if they like... wanted to win so bad or desperately. I mean, there should I don't know if the Vice President herself knows about this. Mm-hmm. Ang experience ko lang sa kanya, when we talk, no, even before we filed our COCs, ano, yung aming certificate candidacies, talagang magkaharap talaga kami, no, first with Senator Bam, former Senator Bam Aquino. The second meeting was with Senator Rilon. So, yun nga, in our faces, kasama ko lagi naman si Senate President pag nag-uusap kami. So, diretso ang sinasabi na, well, anyway, paulit-ulit na lang yung istorya, pero kita naman natin, yun lang basis ko kung bakit alam kong alam niya. Yeah. But the other attempts, hindi ko na sure kung alam niya. But definitely, nanggaling sa camp niya. Diba? Yun lang, eto, nag-uusap na rin tayo, yun lang pumunta siya sa Davao del Norte alone, leaving out her vice presidential candidate. That to me says a lot about the character of a person. Okay na. Paolo. Right. Thank you so much. Sirs, good afternoon. Paolo Barcelon po from CNN Philippines. To the three presidential candidates. Gentlemen, you've been talking about unity, presenting yourselves as the alternative. But how confident are the three of you that this move will translate into votes and in turn improved survey numbers for you? Because let's cut to the chase. Lahat kayo, sirs, medyo hindi ho nagiging maganda yung perception based on the survey, sir. So how will you transform this move into concrete votes and more support on the ground? Well, hopefully after this press conference, more Filipinos will be enlightened that there are a lot of choices, not just two. I agree with Senator Raping. Kaya nga kami lumabas upang pagtibayin ang damdamin ng mga naniniwala sa kanya-kanya na naming grupo na walang aatras. Kasi gusto ko ulit dagdagan yung sinabi ni Senator P. Kinakahoy nga kami. Hinuhubaran kami. Di ba? Pero nakukuha nila yung mga paisa-isa. Tapos ang gagawin nila, tingnan nyo yung kanilang mga post. Ex Juan de la Cruz, lumipat na. Ex Juan de la Cruz, lumipat na. Kahit hindi namin kilala, na volunteer pala namin, malaking bagay sa kanila. So they're really trying to create a smokescreen, blind the eyes of our people, na ito ay teleserye ng buhay natin. Hindi po ito teleserye. Hindi po ito away ng pula at away ng dilaw. Ang tunay nating kaaway, yung hirap na dinaranas ng tao ngayon. Yun ang aming napagkakaisahan. Senator Ping is offering services. Secretary Norberto Gonzalez is offering services. I'm offering services. The same thing with our team, no? Lahat kami nag-o-offer ng services. This is not about the horse race. Sino yung mananalo lang? Gusto kasi nila yung manalo sila, makapagiganti. Yun nga yung nakikita natin eh. It creates stunting or yung matagal ng away ng pula at dilaw for 35 years, nagbansot ang buong bansa dahil sa kanila. So, kailan tayo mag-move on? That's why, with your question, I hope, ma-enlighten ang tao na baka nga naman, ayaw lang namin doon sa number 2, kaya kami napupunta sa number 1. Baka nga naman. So, this may, hopefully, but again, if we believe in surveys, ayan ha, sana wala na kami ditong tatlo.
The mere fact na nandito kami, and we will prove it to you later on, this is subject for verification, that we can prove to you na polluted yung survey. Because we have an evidence already on hand, we are just verifying it, na yung mga enumerator ay napasok na ng malalaking or what we call political oligarch. Possibly sa SWS may not know it because they are the one analyzing it, but the raw data that they're getting maybe subject for further study kasi may hawak-hawak kami ngayon na nahuli na namin yung gumagawa ng survey sa kalsada. Kaya lang, we have to verify that report. So, if we believe in numbers in the way you ask us, eh dapat wala kami dito. So, we continue to believe to the Filipino people. We continue to believe that pagdating ng takdang oras, pagdating ng paghukom, maliliwanagan ang taong bayan. Today, nagkakaisa kami na lumiwanag nawa sa awa ng Diyos at sa pangunawa ng tao na hindi ito laban tungkol sa dalawang pamilya lamang o dalawang kulay. Sir, brief last on my end, was there any attempt naman from the camp of former Senator Bongbong Marcos to call on you, may lumapit ba sa inyo from them, sinasabing mag-withdraw na kayo? Categorically, sirs. Well, on my case, in fairness to Ferdinand Senator former Ferdinand Senator Marcos, walang ganun. Ang talagang pinakamakulit, straightforward, pinklawan. And they go beyond what is, alam mo yun, di ba, Senator, yung konting decente man lang, yung konting respeto na lang sa pagkatao namin. Talaga nawala yung respeto, yung the way we are being treated. I can speak for myself. At piling ko, yun din na nararamdaman ni Secretary Norberto, yun din na nararamdaman ni Senator Ping. So, if we are treated this way, as if we are garbage, I am garbage, paano pa kayo? Paano pa kayo? So, in fairness, sila lang talagang makulit. Ayaw talagang tumigil. So, this, I think, today, will stop that. Tuloy kami ni Senator Ping, tuloy kami ni Secretary Norberto Gonzales, tuloy po ako, tuloy po si SP Tito Soto, tuloy si Doc Willie, at tuloy si Senator Pacquiao as we have spoken with him about an hour ago. Tuloy ang laban. Marlon. Hi, sir. Good afternoon. Marlon Purificacion from Journal Group of Publications. Sir, kunin ko lang ho yung reaction niya kasi may statement recently si Vice President Lenny Robredo na pag natalo siya ngayong eleksyon ay magkakagulo. What's your take on that, sir? Iyon ang nakakatakot. It shows the character. Bakit pag natalo ka sa eleksyon, iisipin mo magkagulo? Kasi nga wala kang respeto sa kapwa mo. Iyon yung sinasabi namin nila dito na kami, we will protect democracy. Nakarinig niyo naman, Secretary Gonzales. The will of the people. Kung anong will ng tao, dapat suportahan natin. Hindi yung hindi pa nagdi-desisyon ng tao, siniset na natin yung mind, magkakagulo. Yung sinasabi ni Senator Ping about doon sa mga ibang opisyales, ako, nakikita ko ha, alam mo gagawin nila, ihanda na damdamin ninyo. Magagawa sila ng malalaking rally, the same rally, pero ito na yung rally na para bang sinasabi siya, pag hindi nyo kami binoto, magkakagulo. At ikaw na mismo may sabi, Marlon, na mukhang yun ang plano nila. Mga kababayan, maniwala kayo, we cannot afford any animosities. Kaya nga, ang Marlon, ang offer ko na, sa akin, ang in-offer ko, I don't know with others, ang in-offer ko na, Marlon, to you is, if you want peace of mind, available ako. Why? Because mukhang hindi magkakatanggapan ang pula at dilaw sa resulta ng halalan. Eh, ang dami natin problema. Have you seen Sri Lanka lately? Have you seen what is happening in Sri Lanka? We don't want that.
mahal natin ang mga anak natin. So, I disagree. I will be with Secretary Norberto Gonzalez on the call na any attempt sa mga ganung bagay, I'll support Secretary Norberto Gonzalez call. Sir, baka may comment si Secretary Gonzalez and Senator Ping. Sir. Well, yung ikinakalat talaga sa social media, kung titignan natin, ay naghahanda sila sa parang people power. No? Dahil ang tingin nila, hindi reliable yung resulta ng manggagaling eleksyon. That to me is really prejudging our people. No? Hindi dapat ganoon. Tingin ko naman, mag-uusap kami ulit. Kasi very important na ang resulta ng eleksyon natin, magkaroon ng level of credibility. Kaya yan pag-uusapan namin mabuti. Tinitingnan ko nga na, palagay ko, hindi normal eh. Yung nangyayari talaga sa profiling ng ating mga kandidato. Ako naniniwala na hindi tugma yung bakbakan ng number one at saka number two. Baka kailangan kasi natin humanap ng panibagong number two para makita talaga natin ang sentiment ng ating mga taong bayan. Very important yun. Kaya there are certain things we need to question. For example, yung survey, dapat tinitignan natin kasi this is the first time that I saw a survey na iniitsapwera yung a particular class in our society. Di ba tinanggal nila yung A and B? Mahirap tignan yung bagay na lagi natin, lahat ng survey natin may A, B, C, D, E. Yung A and B. Anong indikasyon na sinasabi na hindi namin tinanggal? Kaya lang, walang kumibo doon sa A and B. This is already indicative of something that is significant. Ibig sabihin, may mga taong bayan tayo na ayaw makisali sa survey. Now, what is the percentage of that number of people in the universe that they're talking about? Kasi ang pinipresent na percentage natin, laging 100%. Eh. I think ko yung universe na iniikutan ng survey is not 100%. May nakapwera yan. That is one. Yung indication ko niya, yung A and B biglang nawala eh. Ibig sabihin, in A and B, sa C, sa D and E, meron talagang ayaw sumama sa survey. Kaya yung 100% na pinag-uusapan natin may not be 100% of our voters. Yun lang ang tinitignan natin, no? At saka talaga, ako, my own experience. Ngayon pa lamang nag-shift yung sentiment ng ating mga kababayan. Ako, I would suggest, hindi ko lang kaya kasi financially. Dapat ang tinitignan ng ating survey, hindi lang yung sino iboboto mo. Dapat tinatanong din, anong issue gusto mo? Kasi kami-kami malilinaw ang issue namin eh. Sila, ewan ko, hindi malilinaw yung iba, but that is important also. Sensing the sentiment of the people is another indicator of where they will be going come election day. That's very important. No? So yung nakikita natin ngayon, the election is not over. Sir, thank you. Let me ask you first, Marlon. No? Yes, sir. Did that magkakagulo statement actually come from her? Yes, sir. Siya mismo? Yes, sir. Sa team niya, sir. Sa kanya or sa supporters? Sa kanya, sir. Okay. Very responsible and called for. Sir, one last question na lang, sir. Sir, sa tingin nyo kaya ganito yung statement niya, malakas ang loob, dahil sa alliance niya sa mga teroristang NPA? I don't want to speculate on that. Basta sa akin, irresponsible and uncalled for, to say the least, yung statement na ganun. Coming from the second highest official of the land and a candidate for president, napaka-responsable. Irresponsable. Thank you, sir. Sir, si Secretary Gonzalez, sir. On terrorists, on alliance sa terrorist NPA, sir. Hindi ako, tinitingnan ko talaga kung talaga nanggaling sa vice president yan. Hindi niya pinaniniwalaan yung resulta ng survey.
hindi niya pinaniniwalaan. Kaya naghahanap na sila ng other options and possibilities. Dito sa sinasabing possible terrorist action, hindi ko masasabi na walang communist element sa grupo ni Vice President. I can say, yeah, there are. Pero depende sa strategy na pinag-uusapan. Pero kung ang Vice President na nagbibigay na magsabi ng certain options, no, ang eksperto dyan, yung mga komunista. Kaya hindi ko alam kung how deep is their understanding, no? Pero ang komunista, ang laging hinahanap niya yung ganyang klase ng operation kasi mas sanay sila dyan. Kaya, I don't know, tingnan natin. May mga ilang weeks pa naman. Okay, thank you, Secretary. Well, kung yun talaga ang sinabi ni Vice President at ng grupo niya, it only proves my claim. Mahal lang nila ang sarili nila. Hindi nila mahal ang bansa at ang Pilipino. Kasi kung mahal mo ang bansa mo at Pilipino, kapwa mo, ikaw, tama po, Senator Ping, you're the second most highest official of the land. Ikaw pa mismo ang naghihikayat ng kaguluhan. Anong buting idudulot nito sa taong bayan? Anong buting idudulot nito sa ordinaryong pamilyang Pilipino? Kaguluhan? Pagkaguluhan ba, gagaang ang problema ng tao? Yun yun. I second, and I do believe, on what Senator Ping said. It is irresponsible statement. Kita mo, pati mikropono, nakikiisa sa amin. Nagagalit eh. Kasi kung mahal natin ang bansa natin, kung mahal natin ang Pilipino, ang kapwa natin, igagalang natin yung resulta. Hindi yung kapag natalo ka, magkikreate ka ng gera, gulo, terrorism, revolution. That will not bring us any better with our situation. So it only proves mahal nyo lang ang sarili ninyo. Hindi nyo talaga mahal ang bansa. Hindi nyo talaga mahal ang Pilipino. Yon ang akin. Thank you, Rappler. Sir. Rappler, next. Hello po everyone. I'm Jairo Bulyedo from Rappler. And my question is, it has been clear naman na meron po talagang unity talks and Wansambayan Coalition even mentioned it and publicized na they reached out to some of the candidates aside from Vice President Lenny Robredo. My question now is, for the record po, can you name names or can you, if possible, can you list down po yung names ng mga tao po na nagpapa-atras sa inyo? And kung hindi po mabigay, bakit po papaniwalaan ng publiko yung claims po natin na may withdrawal talks po? Unang-unang tanong, kasi ako investigador, no? Pag nag-imbestiga ako, unang tinitingnan ko motive, opportunity, saka yung instrument. Of course, sino makikinabang? Yun ang kasama sa motive. Nung kinausap ko ni Mayor John Simon na inopera ko mag-withdraw at pa-atresin nila si Kiko, sino magkakinabang? Sino may motive? Ganun lang kasimple. Pero sir, noong kinausap nila si former Speaker Alvarez na mag-withdraw from me as the chairman, sino makikinabang? Nandun nga siya, nagpunta siya mismo eh. Ganun kasimple ang dapat ang takbo ng a lot of common sense. It takes a lot of common sense to figure out kung sino yung behind. Di ba? No-brainer eh. Pero sir, mali na na-prove po ba natin na may correlation po sa pagitan po ng unity so-called withdrawal talks po na directly makikinabang po si Vice President Lenny Robredo? Well, di kailangan maging rocket scientist. Kung ang lumapit sa akin, sugo ni, maski hindi sugo ni Bongbong Marcos, pero makikinabang si Bongbong Marcos, alam ko ang behind doon si Bongbong Marcos, or at least yung supporters. Di ba? Kung lumapit sa akin, maski hindi identified kay Mayor Isko, pero makikinabang si Mayor Isko, well,
doesn't take a rocket scientist to figure it out. That's very simple. So just to be clear, sir, we're having these claims based po doon sa kay Mayor Jun Simon lang po ba o meron po bang other allies? Ko alam. Kaya nag-stop nga ako doon kay Mayor Simon eh. Hindi ko alam kung sino nag-utos sa kanya. Ang tinitingnan ko lang, sino makikinabang. Yun ang motive. Di ba? Next question, Miss Bianca Daba. Sir, last question po from me. For the record, so kay Mayor Jun Simon lang po yung last po na ating pinagbasihan po no withdrawal talks and then after that wala na po. Sunod-sunod yan eh. Mayor Simon and then Speaker Alvarez. But before that, yung two meetings namin. Ganun ang tono eh. Yung first meeting, yung concept maganda. Noble, unification. Kaya nag-bite ako eh. Sabi ko, Madam Vice President, I have a sure unification formula that I can offer. At the time, wala pa yung vice presidential candidate. She was not even certain kung tatakbo siya. So when I offered that, ang sagot niya sa akin, ito yung catch, ano? Ang sagot niya sa akin, Senator Ping, hindi po pwede yan. Kasi nangyari sa akin, when I filed, her own experience, nag-file ako, and then I withdrew. May mga stray votes because many people still voted for her daw. So I bought it. Sabi ko, that's fine, that's fair enough. And then when she was interviewed, she contradicted herself. It's the exact opposite. Ang sabi niya, pag ako nag-file, I will not withdraw. I will never withdraw. So sabi ko, ba't ganito? Iba yung, either she was lying to me or she was lying to the interviewer. Either way, she was lying. As simple as that. Ganun lang ako mag-isip. Ganun lang ako mag-analyze. So last follow-up, sir. Nangyari po ito before ng filing po ng candidacy? Even before the filing. Wala pa October. The first meeting that we had, I was with the Vice President. Every time I met with her, I was with the Vice President. The Senate President. I was with the Senate President. And she was with former Senator Bam Aquino, who arranged that meeting. At that time, sinasabi niya, hindi siya tatakbo. Second meeting, si Senate Minority Leader Drillo naman. Sabi ko, nag-usap na kami niyan eh. Walang patutunguhan. Sabi niya, subukan mo lang. Tayong apat lang. Again, with the Senate President, with Senator Dillon, and Vice President. At doon, diretsahan na, sinabi sa akin, na umatras ka at pagbigyan mo na si Vice President. Sila na magsamang dalawa ni Senate President. Sabi ko, yan nga in-offer ko sa kanya, nireject niya eh. Ngayon, babalik mo sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi na pwede. Marami na akong kakausapin ngayon. Before, that's why I offered that, sabi ko, by April, siguro mga towards the end of April, kung sino yung may clear chance of winning against the clear chance of losing, magbigay na lang yung... kung alam nyo kung tinanggap niya yon yung first offer ko, baka wala na ako dito ngayon. Kung survey yung ang titingnan. And wala naman tayo ibang gauge kundi surveys eh. But then she rejected it. You see? Kung anong klase ng tao yung nakikipag-usap ng... And then... Ang susunod na mga moves, ang attempt na is to strip us or at least me of my support groups. May pattern eh. Ginawa rin nila kay Mayor Isko. Yung sa Cebu, di ba, ikaw na. Biglang kinuha nila. I-announce pa nila. Nag-switch from Mayor Isko to Vice President Robredo. Yan ang pattern nila because they're trying to play around the psyche of the Filipino electorate, the Filipino people. Kasi tayo, mahilig tayo sa llamado. We're not looking anymore at the competence, we're not looking anymore at the qualifications and even the experience of the candidates. Nakapako tayo doon sa perceived na mga winners, whether rightly or wrongly, di ba? Eh what if nabibili nga yung surveys? Not the survey firms, ano? But those, kasi naka-outsource naman yan eh. Maraming nag-uudyok sa akin, ba't hindi natin alamin kung sino, pasukan natin yung gumagawa ng fieldwork para umangat tayo sa surveys. Sabi ko, why should we do that? Lulukohin natin sarili natin. Next question, Bianca Dava. Good afternoon po, Bianca Dava po from ABS-CBN News.
Sirs, you're all united here today po to say that you are not withdrawing from the presidential race. At the same time, you're saying po na dapat may bago or palitan yung number two. Have you thought po among yourselves of uniting under one candidate and therefore po magkaroon ng chance po na possibly mapalitan nga yung number two and then possibly win against the number one who is former Senator Bongbong Marcos Jr.? I'll do injustice to Melissa Hicolea pag sinagot ko sa yung tanong mo na pabaliktad. The same answer. It's out of the question. Ano? While we are here together, we'll run as individual presidential candidates with our tandems. That's it. May I say something? If you don't mind, gentlemen. I'm merely a witness here, okay? Diba? I'm witnessing the joint statement. And I'm witnessing what's happening. Ang perspective ko, ano, ang intention ngayong umaga ng mga presidential candidates at ang mga pinag-uusapan, medyo ligaw dun sa naririnig ko sa labas eh. Ligaw. Hindi eh. Ang sense nila dito, ano, ito ang reading ko. Una, it's sort of a panawagan na tigilan nyo na yung pagbibintang sa kanila na mag-withdraw. Yun yung una. Tama ba ako? Di ba? Oh, yun ang sense nila rito. Tigilan nyo na kami. Pinagbibintangan nyo kami na mag-withdraw. Yan. Yun yung laman ng statement eh. Ano? Pangalawa, they will support or we will support legitimate election results. Di ba? Yun yung ano, yun yung susunod na sense eh. Pangatlo, ano, para hindi na maligaw-ligaw yung mga ibang mga tanong. Pangatlo, they will fight moves to subvert the results of the elections or any moves to a dishonest or unclear elections. Yeah, definitely fight against any kailangan clean, honest, orderly elections. Yun ang gusto nila mangyari. Yun ang nakikita ko dito sa mga statement na sinasabi. So, lahat ng ibang mga issue na napapag-usapan ay palagay ko hindi actually directly doon sa essence nila. Yeah, to add more clarity, no? Ang message namin is, huwag kayong maniwala na sa mga disinformation na mayroong mag-withdraw sa amin. First and foremost, yun ang message namin talaga. That's the core message this morning. Kung may marinig lang kayo na mag-withdraw si Mayor Risco, mag-withdraw si Secretary Gonzales, mag-withdraw si Leonel Guzman, mag-withdraw si Manny Pacquiao, huwag maniwala. Because we're emphasizing this morning, nobody will withdraw. We'll go all the way hanggang May 9, come what may. So huwag na natin bilhin yung kanilang mga propaganda, no? No matter how foul, at saka below the belt, huwag na kayong maniwala na may mag-withdraw sa amin because we're going all the way up to election day. Yes po, sir. Ako naman eh, analysis lang. No? Ay, nung ako'y kinakausap na mag-withdraw, I tried to explain to those convincing me na flawed yung kanilang sinasabi sa akin. Hindi totoo na pag kami lahat nag-withdraw, kahit na i-endorse pa natin si Vice President, ay doon pupunta yung mga butanting nagsusuporta sa amin. That does not happen in reality. No? Mas importante na i-preserve natin yung mga pagpa-percentage na mga pupunta sa amin. Magbabago siguro yung porsyento na nasa kanila. Pero yung sasabihin mo na, kumampi ka na sa amin, tapos ako mananalo kasi iya-add mo lang yung ilan ang boto ni Pinglaksong, boto ko, boto ni Isko, iya-add mo doon sa boto ng gusto mong puntahan. Sa katotohanan, hindi ganyan ang nangyayari. Ang nangyayari lang, pagka umalis ako, mapifree yung aking mga butante, maghahanap ng panibago niyan. Kahit nasabihin ko pa, no? Very small percentage will follow me in that kind of equation. Kaya pinasabi ko, hindi yan valid na argument. Pag kami umalis, ay doon pupunta sa isa. Hindi valid yon. Number two, pag nagbago na yung mga percentages ng bawat kandidato, maganda yung lahat nakadistribute sa amin.
mababago talaga yan. Nang ganun, hindi yung pagka nag-ali siya na may pupuntahan. Hindi totoo yun. Well, again, basta tama po si Secretary Norberto Gonzales at Senator Ping at tama rin si Senator sa Senate President. Kami dito umaharap para in the remaining 3 weeks, wala nang entertaining na fake news, misconception, or deviation. Yung ano yan eh, yung gusto kang lituhin. Wala pong aatras sa amin. That is a guarantee. Tuloy-tuloy kami. Now, the group of Vice President Lenny Robredo keeps on claiming, I don't know to them, but to us, no, sa amin, ano sabi nila, take the supreme sacrifice. And I think you know it also. Now, kung meron mang supreme sacrifice, Marlon, yung number 2 should do and start initiating the supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw Lenny. That's the if you love your country. Kasi sila, ang laban lang naman nila, laban lang kay Marcos. Di ba sinabi naman niya yan? Kaya siya tumakbo, gusto lang niyang labanan si Marcos. Senator Ping tumakbo kasi may o-offer siyang services. Yung galing at husay niya sa haba ng panahon ng paglilingkod niya. Ganon din si Secretary Norberto Gonzales. Ganon din si Manny Pacquiao. At ganon din po ako. May inaalay kaming trabaho. May inaalay kaming solusyon. Pero very clear, let me remind each and every one of you, VP Lenny said so many times, many times, and the Yellows said so many times, not to Marcos, not again, not never again. So it's always about the Marcos. It's not about you. Then, it seems there are only 3 weeks remaining, more or less, hindi naging effective yung laban nila. Kasi nga, personal. Higantihan, away lang. Now, I am calling for Lenny to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw, come and join us. Join us. Pwede pasab. Pasab naman. Baka kami maka 3 points. Isa sa amin. It doesn't have to be me. It can be Secretary Norberto Gonzales. It can be Senator Ping. That is what we are saying. Time, total, nakapagnilay-nilay na sila. Ngayon, araw ng pagkabuhay ng Panginoong Isus, bigyan natin ng bagong buhay ang ating mga kababayan Pilipino. You withdraw. Do the supreme sacrifice that you are calling. It's not about the numbers. We know it's fake. I guarantee you it's fake. It's not real. Because I do believe on what Senator Ping said. Hindi 50% o 60% ng Pilipino ay loyalist ni Marcos. Hindi. Sobra lang galit sa inyo. Kaya para kayo pagigantihan, o doon pumupunta kay Marcos. O baka maliwanag yung sinasabi naman ni Secretary Norberto Gonzales. Panahon naman, ano ka muna? Sub. Upo ka muna sa Beta. Diyan ka muna sa Gedli. Ibang player naman. Let's see, there is time. Ample time. Baka. Posible. So, now, that is a straightforward. Kasi if they're calling us to take the supreme sacrifice, at pinanood namin sila, ang dami pa nila, di ba? Bloated pa yung mga numbers nila. 220,000. Uy, ingat kayo, may Google Map ngayon. Nasusukat ang lupa. Oh, ingat kayo sa mga claim na ganyan.
Eh kasi lahat pag puro fake, kaya ayaw ng tao eh. Kasi fake eh. Fake lagi eh. Lagi misconception, impression. Sabi ko nga sa inyo, buhay ng tao ang nakasalalay dito. Anim na, hindi po kayo. Kaya if you want peace of mind, pwedeng pasab, do the supreme sacrifice. Yun ang supreme, Marlon. That is the supreme. Biri mo, sabi mo, number two ka. Ikaw ang nagparaya. Yan ang ano, kabayanihan. Yan ang pagiging bayani. Thank you. Sir, on your point lang po on fake news and speculations, why wasn't the topic of the press conference po included or mentioned in the media advisories? Because this opened po yung room for speculations to the point po that some of the camps had to clarify that they are not withdrawing or backing out from the race. Because we kept our word. No? Kasi nag-usap kami na wala kaming sasabihin na advance information. Yun lang simple reason. Because we know how to keep our word. Okay, next. Thank you po. Ako na. Hello, sir. Good afternoon. Muna, my turn. Pat Santos, Tribune. Nakakatawa eh, kanina, yung sinasabi nyo, yung Lenny, nagtaka lang ako dahil sa, ako siguro, ako yung nag-umpisang mag-cover ng IM sa UP. Inihimok si Mayor Scott Oran. Documented yan, sir, sa Tribune. Nagulat ako, even siya, kinanong ko siya. So ang tanong ko, lumipat ng kampo, parang pareho yung kay Albert Informat. Mukhang naniniwala ako na hinubaran nga kayo in ginamit mong words, sir. Sir, ang tanong ko, ang kinakabahan namin sa, ano, sa kami, nag-observe din kami sa media, ang susunod na hinihila si Doc Willie. Kasi nawala si Doc Willie. Sorry, sir, ha, na go-over kami. Kasama kami sa probinsya, kasi si Doc Willie. May mga umuugong na, you know, we withdrew that. Could you clarify yung ano po yung nangyari yung lost days nyo sa ano, medyo mahiwaga? Wala po. Walang mag-withdraw. 100% support ko kay Mayor Isko hanggang May 9. Mahal na mahal ko tong taong to. Yun lang po. And to give you lang some facts, tanoy nyo, pansinin nyo ngayon, kakalis lang ng nung bato ni kaya sa motorcade, pansin mo ako, solo flight, pero nandun siya sa Codley. I mean, sorry, nasa likod siya ng caravan. Yes, kaya kasama natin siya sa town hall. Hindi lang niya may hawak, kagagaling lang. Ayun talaga yun. Pero yan, narinig mo na rin naman sa kanya, Pat. The same thing with the Senate President. Hindi siya atras. Isang linggo yan. Thank you, sir. Yun lang. Hello. Ay, good afternoon po, sirs. Patrick po from PTV. Siguro sa dalawang vice presidential candidates po na nandito, Doc Willie and SP, has someone from the same camp na asked you to withdraw or drop your presidential running mate just to support a candidate? None. Not at all. As a matter of fact, ang mga kumakausap sa akin, sumama lang ako sa iba. Hey, Doc Willie pa. May nag-ask ba sa inyo to withdraw or drop your presidential running mate para suportahan si ganyan? Hirap sumagot. Ayaw ko magsinungaling. Hindi ko man nasasagutin. Pwede bang ganun na lang? I will say it at the right time. Ito na yata yung right time, Doc Willie. Huwag mo na. Ayaw ko nga may kaaway. Ikaw naghanap ko ng kaaway. Wala. Basta tuloy ang laban namin. Okay na yun. Eh, ang politika, ganyan ang laro eh. Game fixing eh. Ayaw natin ng game fixing. Hi, Jacob Lazaro po of One News. Sir, ask ko lang po, I think this is for Mayor Isko. We're aware naman po of the unity talks with UNDP Lenny and Senator Lacson. Before the filing of COC. But dun po sa sinasabi niyong you had a conversation with VP Lenny face-to-face
where you were supposed to be fooled, did this happen during the campaign period? Like as in this year po, after the February 8th? In my face, kaharap si Bam Aquino, she said, I am not running. Then all of a sudden, pag-file nyo, lahat pink na. That was a few days before. I think, kinausap Senator Ping. I don't know with Senator Pacquiao. Alam ko, kinausap din siya. We were told, directly. O mag-ano pa tayo, anong tawag yan? Lie detector test ba yan? Para malaman natin kung sino ang fake. We were told, I am not running, let's unify. I am not running, let's unify. That the exact word of BP Lenny. Yun ang exact word niya. In Das Marinas, in Forbes Park. In a vacant house. In Forbes Park, along McKinley. Many times, we were told. This did not happen during the campaign period. Before the filing. Kasi may unit talks daw ang sambayanan. Inimbitahan din si Senator Ping. Inimbitahan din ako. Ang gusto nila, unity. Pero towards pala to one candidate, which is the Vice President. And I was told, ito literal, wala to, hindi to tungkol sa babae, hindi to tungkol sa lalaki. Tungkol ito sa pagkatao. This is about the character of a person. It doesn't have to be a woman, it doesn't have to be a man. It is the character of a person. You were told in your face, let's unite, let's have one common opposition, I am not running in my face. With Bam Aquino there. Sa Forbes Park. Sa Forbes Park at Das Marinas Village. At yun din ang sinabi sa GMA. Many times, sa interview sa GMA, sa DCBB, sa isang interview ni Mare. Ganun din. Lagi niya sinasabi, I'm not running. So, ibig kong sabihin, those are water under the bridge. Sort of saying, but you're just asking, so I'm just giving you specific now. Kasi, nahihiya kami, kasi baka ma-offend babae. Ayaw namin ma-offend eh. Ayaw namin talaga. Alam mo, kami ni, there was a time, nasa debate kami ni Senator Ping. Gusto na namin mag-ano. Kailan nahiya kami kasi babae. Di ba? Na ano naman kami. Pero teka muna. Eh, sobra naman ng pambabasto sa amin. Binibili yung mga tao ni Senator Ping. Binibili mga tao namin. Hinuhubaran nyo kami. Asan ba doon yung sabi nyo disente kayo? Parang kayo lang ang mapupunta sa langit. The way we know it. Kaya yun yung ano doon. Kaya kami, tama po si Senator Tito Soto, Senate President, at Senator Ping, na ang punto nito is simula ngayon hanggang Mayo 9, tuloy ang laban namin. Yun. Yun ang pinaka-gist ng tema ng meeting na ito. Pero dahil sa natanong mo na nga, I have to be true to you. And once and for all, to put an end to the doubts. They lied. And they continue to lie. Ayun lang yun. Second question po, no, this is for all of the presidential candidates. You've been talking about there's a huge gap between the number one and the number two. But at the same time, based on the latest surveys, there's also a huge gap between the number twos, threes, and fours. Now, sir, sabi po ni Senator Lacso na after, hopefully after this joint press con, magkaroon ng shift ng numbers. But aside from this press con, how will you convince voters to vote for you in case na hindi mag-withdraw si BP Lenny? Basically, how will you raise your numbers? Well, na hindi lang dalawa yung kandidato. No? Ito, case in point, meron kami supporters, nagpunta na Manawag. May mga nakausap sila doon. Ayaw nilang manalo si Lenny, kaya mag-Marcos na lang sila. Pero ang talagang option nila is either isa dito sa ano, they mentioned names, ano. Pero dahil ayaw lang nila, kasi Manawag is Pangasinan, di ba? Sa kagustuhan nila na wag manalo si Lenny, napilitan sila, mag-Marcos na lang sila. Because nakakahon nga eh, na dalawa na lang yung naglalaban. That's why we're offering ourselves, ano.
na hindi lang dalawa yung naglalaban, marami. Actually, 10 nga yung lahat ng kandidato for president. Parting South naman, ayaw na ayaw nilang manalo si Marcos. Iba rin yung gusto nilang kandidato, pero napilitan na lang sila, mag-lend nilang tayo para hindi manalo si Marcos. You see, that kind of mindset that we are trying to address now and even before, na merong ibang kandidato, hindi lang dalawa, kasi nakakahon na talaga sa dalawa na lang naglalaban eh. Diba? And lest we be misunderstood na we're in effect campaigning for Marcos. No. We also don't want Marcos to win because the stabilization na abutin natin. Imagine the situation, nanalo siya, hindi titigil itong kabila. There will be continuing destabilization in this country. Sawa-sawa na tayo sa destabilization. Baka pwedeng yung ibang alternative naman that can really and genuinely unite our people na mga color blind, hindi tumitingin sa kulay. Kasi for the longest time, di ba proxy eh. Kung hindi ito, ito. At doon, yun ang kinakapitalize nila. And that's the reason why we are here. Merong Isko Moreno, merong Manny Pacquiao, merong Norberto Gonzalez, may Leody de Guzman, merong Paisal Mangondadato, merong Montemayor, merong Ping Lacson. There are other options. And that's the core message that we want to impart to our people this morning or today. This is not all about against Lenny. This is not all about against Marcos or for Marcos or for Lenny. This is offering other options. Yun ang essence ng aming paglabas ngayong umaga. And yun nga, warning na rin, huwag kayo mag-subvert ng will of the electorate kasi kami will stand up as one. At kung democratically elected yung mananalo, huwag nyo sabihin magkakagulo. Because kami mismo, using our own influence and resources, lalabanan namin yung manggugulo kung demokratiko ang pamamaraan ng pagpili ng ating magiging pangulo. So yung manggugulo, lalabanan din namin. So, sir, sorry, last follow-up lang. Yes, yes. Does that mean, you, to put it more concretely, after this joint press con, will you be doing more heavy campaigning, rallies, house-to-house, motorcades? Yes, that's correct. That's your plan? Yeah. Heavy, to, heavy. Ano nga ito? To enlighten nga eh. We want to enlighten our voters. Na huwag kayo magpadala sa deception. Huwag kayo magpadala sa propaganda. Ito, nando kami sa kabanatuan, ano? Naumpisa na rin ni Mayor Isko. Nadaan na namin yung rally site nila. Because at that time, may rally rin sila doon sa kabanatuan. Kami, we were proceeding to Natividad Town. Merong kaming engagement after our earlier engagement sa Cabanatuan City. Alam niyo ba yung site na nakita namin? Hindi ako makapaniwala, hindi kakasya 2,000 tao. Nadaanan pa namin yung mga tricycle. Iniintay yung kanilang pasahero na hinyatid nila doon. May mga balloons. Aba, paglabas sa media, sa social media, 35,000. Sabi ko, paano nagkasya ang 35,000 ang lit ng kanilang site? Pero iba yung background, iba yung environment, iba yung atmosphere. How come? So you deceive once, you deceive twice, you will deceive all the time. It's already 1 p.m. We can entertain last two questions na lang. Thank you, sir. Good afternoon, gentlemen. I'm Camille Samonte from TV5. I would just like to get your reaction because some netizens are pointing out why is there a need to hold a press conference in a 5-star hotel considering that recently po may mga nasalanta ng bagyo. And then a second question is, may mga nagpo-point out din po na tila nagpapakita to ng macho politics po dahil po ang tila babae po yung pinaka... ano po, sir, ang comment ninyo dito? First question ako, muna, sir. Ako, I don't think that deserves a comment or an answer. I'm sorry. Good luck. Thank you. I told Next you, question. I told you this is not about being a woman and a man. This is all about the character. Character. That's nothing to do with the gender. And I wish them good luck. And sabi ko nga, kung gusto ninyo, supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Good,
Good afternoon po, sir. I'm Jason Magdadaro from MTBN. Gusto ko lang po maliwanagan regarding your reason kung bakit po kayo ng joint press conference. And you mentioned several times po yung pangalan ni VP Lenny Robredo. And puro negatibo po yung naririnig namin. Isa po ba sa dahilan kung bakit po kayo nagkaroon ng joint press conference is dahil galit po kayo kay Lenny Robredo? Hindi. Hindi rin. Thank you. Last question. Hello, sir. Good afternoon, sir. Sir, a fellow reporter earlier quoted Ms. Robredo to have said magkakagulo if she's not elected. And some of you echoed the reporter's claim, but it was Mayor Isko who, on April 6, who made such statement. Sir, you echoed the reporter's claim, but it was you on April 6 who made such a statement, sir. We would like you to clarify lang po if yung statement, yung claim na yun, sir. That reporter's claim, quoting Mr. Breda to have said that magkakagulo if she's not elected in the 2022 elections. Si Marlon kanina nagtanong nun, hindi ako eh. Yeah, the question was already answered. Next question. Si Marlon nagtanong nun kanina. Na yun daw sinabi. Pinulit pa nga ni Senator Ping, and Marlon said, yes, it was mentioned by the Vice President. Sir, Cecil Morelli of the French News Agency. What do you say to the criticism that by attacking the number two in the surveys and refusing to line up under one candidate, you are, in effect, helping deliver us, the country, to a second Ferdinand Marcos presidency? Liwanagan na message namin, we're offering ourselves. We're offering ourselves. No? We don't want Marcos to win because destabilization ang abutin. Ito yung aming analysis ni Secretary Gonzales coming from the security sector. Guguluhin yan. And for the sake of the country, for the sake of the peace and quiet that we all aspire for, dapat mamili sila ng iba, not either one of the two. So we're not campaigning for Marcos. Well, yun na nga, ang sinasabi namin, once and for all lang, let's just sit back at magmuni-muni. Ito ay hindi laban ng pula at dilaw. Ito ay laban ng buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. So, if you want peace of mind, yun po yun. Just for the end time, let's just stop that yung warring colors. Sila lang sila eh. Kaya hindi namin intensyon yun. Tama, I agree with Senator P. We are offering ourselves. If you want peace of mind, available po ako. Available po si Secretary Norberto Gonzales. Available si Senator Ping. Let's just move on with our lives and confront yung tunay na problema ng tao, which is nowadays, alam naman natin. We don't like how I wish. Sana wag mangyari. But, you know, nowadays, maraming mga parang imposibleng nagiging posible. So just move on. It's not about them. It's about the people. Last and final question. First, I'd like to emphasize muna with due respect. No? We're not, you know, this is not an anti-Lenny press conference. Doon yung kasi dinadala yung tanong. Yung iba kasi nagtatanong parang may karga na eh. And I second the sentiment. Hindi to para sa inyo, mga kandidato sa kabilang panig ng ilog sa buhay ng tao ito. Huwag kayong masyadong bilib sa sarili nyo. Huwag kayong BBS. Yung bilib na bilib sa sarili. This is not about you. This is not about those candidates. It is about the people. It is about you. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon. And this is today
is affirmation of our commitment ni Senator Ping Lacson to be of service, commitment ni Secretary Norberto Gonzales to be of service, my commitment to you to be of service. Hindi to press con about them, it's about you, para lumiwanag lang na meron pong ibang kandidato at hindi teleserye ang buhay natin. Totoo ang problema ng tao. And we are also real intention. Senator Ping is offering something. Secretary Norberto offering something. And I'm offering something to be of service. Ganun lang. Okay, huwag na natin sakyan yung gustong spin ba tawag doon? Sa ano? Spin? Spin. No? And then, it's not about them. May secretary may sasabihin. Wala namang masyado. Kaya lang, sinasabi ko na ako personally, natatakot din ako sa implikasyon na manalo ang isang Marcos ulit. No? Ang kinakaba ko, baka yung panlaban ay mali. That's what I'm trying to show. Kasi bagamat nagdududa tayo sa survey, napakalayo ng diferensya ng dalawa eh, no? Pure analysis lang. Baka naman kailangan palitan natin yung lumalaban sa number one. No? Ngayon, what we're saying, paano yan? Eh, puro mapapapapaw din rin naman ang mga score nung below the number two. Pero you know, you have to study the game eh. You have to study are you listening to me? I'm answering your question, ha? Huh? Okay. Tinitingnan mo naman mabuti yung kan eh, yung play, no. Ang laki ng diferensya ng dalawa eh, no? Kung pinaniniwalaan natin 'yan. Eh kung minsan dahil nga yung ating kampanya, pinofocus na natin sa 1 and 2 and probably also number 3. Yan ang tinitingnan lang ng ating away eh. Kaya yung mga tao, yan na lang ngayon ang tinitingnan. What we're trying to probably do is change that kind of perspective. Baka ang mali yung number 2. Baka kailangan magpalit tayo ng player. And it's 3 weeks to go. I don't know if this will work. Pero ako, kahit magtulong-tulong pa kami umatake kay number 1, kung may nakaharang na number 2 na siya ang bakikinabang, siyempre yung mga followers namin, babanata namin ng number 1. Ang bakikinabang yung number 2, bakit pa kami babanat sa number 1? Di ba? Kaya, if you remove the number 2, baka sakali maghanap ng magiging new number 2. Then you're asking us, are we willing to yield kung may magandang number 2? Aba, pagka overwhelming yan, that's a different story. Pero hindi dating pinag-uusapan yung theoretical. Let's see it first. Ako personally, maraming nagsasabi sa mga BBM na gusto nila ako magandang number 2. Pero I have to make it clear. No? I share the sentiment na baka mas maganda hindi muna isang Marcos ang uupo dyan. Kasi maraming issues na tingin ko makakabigay ng destabilization sa lipunan. Not necessarily because number 2 of today will oppose number 1 even after the elections. There are many issues that needs to be taken up. Issues on the Marcoses. Pero I think this is not the forum for that. Ayusin muna natin itong huwag sanang magdaramdam yung mga, kasi totoo naman, Mayor, nagmumukhang anti-Lenny tayo dito eh. It sounds that way. But the reason is not because we're anti-Lenny. The reason is we have been asked to withdraw by the Vice President. Nagkataon lang siya aming nag-withdraw. Kung si BBM ang nagsabi sa amin mag-withdraw kami, we will be on the same sentiment as today. Kaya lang naman kami nagre-react, pare-pareho kami na experience eh.
Kung hindi nangyari yan, walang ganito. At ito rin na sabi ko sa inyo, hindi ito dahil galit kami kay Marcos, galit kami kay Lenny. We are competitors among ourselves, no? Pare-pareho kaming competitors. But we try to compete in a very, at least, professional way, no? Nang hindi naman sinasaktan ng gusto yung damdamin namin sa bawat isa. Pero ito na lang. Going back to the argument, in arguendo, no? Yung kay Secretary Norberto Gonzalez. My question is, eto, tanong ko na ito. Ha? Bakit tumakbong pink si Lenny, wherein she is the chairman of Liberal Party, who is yellow? Because they know for a fact, pag ginamit nila yung dilaw, hindi sila mananalo sa Marcos. Dahil sobra galit ng tao sa dilaw. Hindi ako galit, ha? In fact, hindi ako. I have some friends with the yellow. But that's nothing to do offending anybody. Pero para madiinan yung sinasabi ni Secretary Norberto Gonzalez, baka nga sa sobrang ayaw sa dilaw na minukang pink, pero dilaw pa rin, dahil hindi nga nakikita ng tao, hindi, kayo-kayo pa rin yan eh. Kayo-kayo pa rin yan. Kaya hindi umaabot, so yung galit ng tao sa dilaw, siyang pinakikinabangan ni Senator, former Senator Bongbong Marcos. Kaya kung aalisin mo yung tinik, kung aalisin mo yung parang balakid, o baka umagos ng gusto yung tubig. So, yun yung gusto ko lang diinan yun. No? So, it's not my doing, it is her doing. The question should be asking to her, bakit nga po kayo nag-pink? Bakit kayo tumakbong independent? Kayo po ay chairman ng Liberal Party at ang kulay nyo ay dilaw. At nanalo kayo sa dilaw. Bakit kayo nahihiya sa kapwa nyo dilaw kung talagang maganda naman ang layunin ng dilaw? So, yun yung mga question. Kaya yung tao bayan, hindi talaga naniniwala sa kanila. And it shows, in fairness to the yellow pink, in fairness to them, wow, ang bobongga ng galawan at editing, katulad nung kay sinasabi niyan. Talagang impression-based. But despite of all the effort, all techniques, at yung iba hindi katanggap-tanggap kasi masakit sa damdamin, dahil the way ituring kami, parang mga bobo kami, mga wala kaming alam, they have the monopoly of knowledge and serving. So, but okay lang. Eh, kanya-kanya naman opinion niya. Pero yun ang tanong natin. So it has nothing to do with her, this press con. It's about, you want, gusto nyo bang wag manalo si Marcos? Withdraw Lenny. Baka may manalo na hindi Marcos. Baka isa sa amin. Sir, good afternoon. Kasi baka tinitingnan natin, siya lang yung ano eh. Siya lang yung busal. Yung busal sa tubo. Baka lang, ha? Di ba? I am no scientist. Pero it seems, it shows. And there is time for 3 weeks. Sir, good up. Let's do the supreme sacrifice. Siya na mauna. Final sir, na yan, ha? Final sir. Na. Yes, sir. Sir, good afternoon. Just one question for Senator Ping. You said you could not believe that there's 60% or 40% who are voting for Marcos. Marcos loyalist. Are Marcos loyalist, yes. So what do you think is the votes, the percentages of the voting population that is what they call soft, that could be swung to any of the new number two, as you say? It's not about percentages, ano? Ang message ko lang is, kung ayaw nyo kay Marcos, mamili kayo sa amin. Kung ayaw nyo kay Robredo, mamili kayo sa amin. Huwag kayo mag-confine ng pamimili sa kanilang dalawa. At this point, the presidential candidates will sign the joint statement.
Pakitaas daw yung thank you. That concludes our press conference.